Hello, what's up guys? Kumusta? Pasensya na, medyo maganda yung pakiramdam natin dahil sa pangkaso. So ngayon, dahil Sunday, isa tayong trabaho. So yung nagawa natin ngayon dito is amplifier. Ayan, Sakura 737. Ayan ang kanyang board. Kita nyo ba guys? Yan. So issue nito guys ay yung ano, yung left channel. Okay yung tunog, maganda yung tunog ng left channel niya. So ang issue is nasa right channel. Oh, medyo mahina yung tunog at saka garagalgal. So ngayon, yung gawin natin, share ko sa inyo guys kung paano mag-trouble nitong sira ng amplifier na ganito. Integrated Sakura 7. Ayan. So sa akin nito guys, so naka-set up na yung ano natin. Paano natin hulihin yung ano niya. Ito guys, meron akong unique na invention. Ito. Ayan. Ground. Ground yan, ground. Wala siyang, ano, wala siyang metal sa dulo, no. So, gagamitin natin ground. Yan, yan natin saksak sa ground yan. Tapos, yung, ano niya, ay ito na. Test probe, no. Ito yung pang sundot-sundot natin sa audio. Pang trace, no. Saka yung kabila niya ay papunta doon sa isang amplifier. Import, no. So, isang amplifier. Ano ba yung amplifier? At saka yung input din ng ating ano, input ng ating music. Dito tayo magkukuha sa isang cellphone patungo dyan sa input ng sirang amplifier. Yan. So ang speaker natin nandito, nanggagaling sa ano, sa amplifier na tong speaker natin, para malaman natin kung mag-trace natin kung saan yung sira ng ating amplifier. Ito guys, basic na sa mga alam na nito, napaka basic na ng troubleshooting na sa mga nakakaalam na nito, pero sa mga baguhan na hindi pa alam, ito guys, tips ko para sa inyo sa mga baguhan, paano gagawin yung pag-trace ng audio kung walang or hindi balance eh, yung kanyang ano, yung kanyang sound. So yung ano na kalas na natin, yan, pwede natin mabaligtad. Yan siya. So pwede natin siya mabaligtad, same din sa kanyang motorized. Saka dito sa ano, sa may motorized potentiometer niya, ayan siya guys, mayroon siyang 2, 4, 6, 8, no, may 8 pins siya guys na ano, 8 pins siya na paa. Yan. So sa 8 pins na yan, nag-research ako noon dito sa potentiometer na to, ay nakita ko yung ano dito guys, ito yung alam ko, nuro sa akin, no, ng doon sa Google, no. Itong dalawang paa na kabilaan, no, sa 8 pin na yan, ang first pin at saka sa 8 pin, dami lang po yan, dami. Yung number 1 dito na no, na potentiometer is itong ground. Number 1 yan. Stereo, naka-stereo kasi ito guys, no. So left channel, right channel, no. So ito yung dalawang to magkatabi, ground yan. Ang sa kanyang output, no, output niya is number 2. Ito yung kanyang output, no. Number 2. Itong ground na ito, number 2 niya output. Saka yung itong number 2 niya
ito din yung output, no. Si number 3, ito, dalawa to, number 3, dalawang input yan. Yan, naka-input yan, dalawa. So, para hindi tayo malito. So, ngayon, tatry na natin subukan. So, yun guys. So, be right back ha. Sabayanan nyo guys. Kabilaan ko lang yung video. So, yun guys. Ito na. Paparinig ko na yung guys ha. Yung diferensya ng amplifier. So, paano natin na-trace, no? Ito yung ating tracer. Ayan. Abang ng audio. Okay? Ayan, no, guys. Dito tayo sa... Okay. So, control. Ito yung kanyang tone control board. Okay. Ito yung kanyang volume control. Volume control niya. Ito. So, ayan. Ito yung output sa taas. Try natin yung output, no? Kung ano magkaiba. Malakas. Ito mahina. Yung isang channel mahina, no? Pero yung isang channel man yung malakas. Ngayon, susukatin natin yung ano, yung kanyang ano, input. Sa input tayo susukat, guys. Itong magkatabing dalawa, number 3. Malakas. Sa mas kabila naman. Parehas lang malakas, no? Parehas na malakas. And then pagdating sa out niya, mahina na yung kabila. So ibig sabihin, ito lang talaga yung ano, sira yung potentiometer. So baliktarin natin ng ano, potentiometer. So sa ano, itong para sa echo, ito, lilipat natin dito, guys. Tingnan natin kung magpareha. Kapag hindi parehas din ng ano, mahina. Ano natin? Bilan natin ng bago. Yan, so ayan, nahuli na natin yung ano. Wala tayong diferensya dito sa ano, dito sa board. Wala tayong diferensya dyan. Dito yan lang yung diferensya niya sa ano, volume control. Ayan guys, so datang. Pinagpalitan natin yung ano, dalawang potentiometer. Ito sa echo at saka sa volume. Yan ang pinagpalit natin, no? Resulta ng mahina yung kabilang channel. So ito, nagamit natin ngayon ay left channel. Kanina is yun, nasa right channel, ano? Yan, malakas na. Lipat natin dito sa kabila, sa left, sa right channel. Yan na, lipat na yan. Yan. So yun lang ang issue, guys. Mahina yung kabilang channel. Issue is nasa tone control lang talaga. Wala ka nang ibang gagalawin. Kundi una ang mong pokusan is yung tone control. Diyan ka lang talaga magpo-focus. Balansin na sila, balansin na. Yung
racer ng audio, no? Kaya nitong ginawa ko, racer ng audio. Sa mga mahina yung tunog, kailangan may tracer pa yun. Pag walang power, kaya magpo-focus, power supply. Ito, ito. Pag mahina yung tunog, ha? Ito kaya magpo-focus sa galing doon. Papunta dito sa itong control. Ito, sa board na yan. Focus, no? Walang tunog. Ito ang tip pag walang tunog, guys. Hindi nagpitek yung relay. Tingnan niyo yung ano, thermostat. No, baka open. Hindi yan magpipitek yung relay kapag naka-open yung thermostat. Saka yung driver transistor, tingnan niyo din pagka napuputol yung mga bios niyo. Sa voltage biasing, no? Pagka hindi pa tayong voltage biasing, tingnan nyo yung biasing transistor nandyan. So yun guys, okay na yung ginawa natin amplifier na 727. Ayan, okay na yan. So inaan lang natin. Okay na, so pinagpalit lang natin tong dalawang ano, dalawang potentiometer na may motor. Ayan, dalawa yan. Kapag masira pa to, bibili na tayo ng bago kasi sira na rin to eh. Sa eco lang naman to, hindi naman masyadong ginagamit yung microphone. So, yan lang guys ha. Yan lang. Wala na, wala lang iba. Off na natin to guys. So, successful ating ano, ginawa. So, ayan. So, pasensya no. Ah, hindi maganda yung pakiramdam natin. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and click the button bell ha, para updated kayo sa mga tulad nitong video na ginagawa ko guys. So, thank you. Thank you. So, paalam po.